Mga Kapuso, kuha po yan ngayong araw sa Divisoria sa Maynila. Hindi po maiwasang magkadikitan ang mga tao at ang iba sa kanila wala pong face shield o di kaya hindi maayos ang pagkakasuot. Marami pa rin tao sa kalsada sa kabila ng dumaraming kaso ng COVID at banta ng Delta variant. Sa gitna ito ng patuloy pa na pagdami ng COVID cases sa bansa at ang inaantabayan ng desisyon ng IATF kung mag-iiba ang quarantine classification ng NCR na MECQ sa ngayon. Magandang hapon po. Mahigit 20,000 na naman ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Pangalawang pinakamataas po ito mula na magsimula ang pandemya. Dahil po dyan, 2,061,084 ang kabuang kaso na ng COVID-19 sa Pilipinas. 157,646 dito ang active cases o pinapagaling pa. Mas mababa po kaysa kahapon. Yan ay dahil mas marami ang bagong gumaling kaysa mga bagong kaso. 21,962 po yan, pinakamataas mula noong April 24. Kaya umabot na sa 1,869,376 ang kabuang bilang ng recoveries na 90.7% ng total cases. 189 ang nadagdag sa mga pumanaw sa COVID-19, kaya 34,062 na ang kabuang nasawi sa COVID-19. 1.67% ito ng kabuang bilang ng kaso. 28% naman ang positivity rate o yung porsyento ng mga nagpositibo sa mga tinest. Ito ang pinakamataas sa positivity rate na naiulat sa loob ng isang araw. Ang 74,034 tests na isinagawa, pinakamataas din mula nang maglabas ang ganitong datos ng DOH noong October 26. Ayon po sa Okta Research, posibleng sa ikalawa o ikatlong linggo pa raw ng Setyembre bumaba ang mga bagong kaso ng COVID-19. Kaya para sa grupo, mas mabuting ituloy na lang muna ang kombinasyon ng MECQ at granular lockdown. Nakatutok si Dano Tingkungko. Magtatapos na ang Extended Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila at ibang lugar sa September 7, pero hindi pa rin maawat ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 araw-araw. Ayon kay Okta Research Group Fellow Guido David, bukod sa Metro Manila, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso sa Cavite, Laguna, ilang bahagi ng Rizal, Bulacan, Pampanga at Davao, Batangas, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Zambales, Bohol at Bukidnon. But we saw that Cebu City was peaking and it's now on a downward trend. And for those with pandemic fatigue, itong Delta surge, this will pass din naman. It will peak at some point. This is not going to continue forever, but it won't stop unless we try to control it. Ayon sa grupo, pababa na ang reproduction number o bilis ng hawaan sa Metro Manila sa 1.39. Ang downward trend na unang inasahan sa unang linggo ng Setyembre, posible raw na sa ikalawa o ikatlong linggo pa ng buwan mangyari. The reproduction number of the Delta variant is 50% higher than yung reproduction number ng previous variant. Secondly, when we had the ECQ and MECQ, mobility was higher compared to last March to April. So, why is mobility higher? Well, some people are saying there's pandemic fatigue and people are tired of it. Ayon sa Department of Health o DOH, pinag-uusapan pa rin ng IATF kung ano ang gagawin matapos ang September 7. Pero sa kanilang projection, kahit magtagal ang mga community quarantine classification, patuloy pa rin tataas sa mga kaso. Yung pong mga scenarios na atin pong pinakita, kahit po tayo ay magkaroon ng pangmalawakan na community quarantine restriction, patuloy pa rin pong tataas ang mga kaso hanggang sa dulo ng Setyembre. Ang atin na lang pong hope ay yung mga severe and critical, huwag na po sanang dumami pa. So dapat po magpabakuna. Kaya raw may bagong estratehiyang pinag-aaralang ipatupad. Nauna nang sinabi ni Metro Manila IATF at MMDA Chairman Benher Abalos na bukod sa MECQ, nakatuon ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga mahigpit na granular lockdown sa pag-asang maputol ang hawaan. Bukas din daw ang mga mayor na ipilot sa NCR ang pinag-aaralang focus sa granular lockdown sa halip na malawakang quarantine classification. Pero giit ng Okta, gumagana naman daw ang kombinasyon ng MECQ at granular lockdown. Mas mainam daw na ituloy lang muna ito ng dalawa pang linggo habang patuloy pa ang pagtaas ng mga kaso. Total, inaasahan ang downward trend sa loob ng dalawang linggo kaysa magpatupad daw ng bagong estratehiya na posible anilang hindi maging epektibo. This might be a bit risky right now given that cases are still rising in NCR
And if we adopt a new strategy, and if it doesn't work, this will backfire for sure. Maybe we can wait when cases are decreasing. Now, if it's going to be MECQ with granular lockdowns, then sige, okay lang. Nakatakdang magpulong ang Metro Manila Council para pag-usapan ang ipatutupad ng mga patakaran para sa pagpapatupad ng granular lockdown. Sa Lunes, may kipagpulong naman ng mga eksperto sa IATF para ibigay ang kanilang rekomendasyon. Kasama raw sa tinitingnan, sabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na miyembro ng IATF, ang paghihigpit sa paglabas at pagpasok ng mga tao sa lugar na nasa ilalim ng granular lockdown. Suggesto kasi namin, yung app pwedeng lumabas, lalo na kung negative naman sila, huwag lang bumalik. Hindi pwedeng labas-pasok. Ibig sabihin, kung yung employer makagawa ng housing sa kan or temporary lodging, or yun ang dapat i-arrange. Otherwise, work from home siya. Kung hindi makakaya yun. Dano Tingkong, kung nakatutok, 24 oras. Isang konsehal sa Talisay City, Cebu ang sumemplang sa tabi mismo ng fuel tanker. Nakaligtas kaya siya? Yan at iba pang disgrasya sa kalsada tinutukan ni Jamie Santos. Nasagi ng fuel tanker ang motorsiklong yan sa Talisay City, Cebu. Bumagsak ang rider. Pero bago pa man madaganan ng gulong ang ulo niya, saktong napaupo siya. Sabi ng driver ng truck na si Adriel Billiones, sinubukan naman daw niyang iwasan ang motorsiklo pero nasagi pa rin niya. Nagkausap na ang driver at ang rider na si Socrates Fernandez na isang konsehal at dating mayor ng lungsod. Ito po yung driver, nakatalon po siya. Nakaligtas din ang driver na yan ng naaksidenteng oil tanker sa Atimonan, Quezon. Pero hindi na naisalba ang kasama niyang matinding na ipit sa truck. Sa bigat at laki ng truck, kinailangan pang gumamit ng boom truck para makuha ang katawan ng biktima. Sa imbestigasyon, nawala ng preno ang truck sa pababang daan. Hindi na raw na-control ng driver ang manibela, kaya sumadsad at tumagilid sila sa gilid ng bundok. Sa Peñarubia, Abra, patay ang tricycle driver na si Renil Bragado Bureta habang sugatan naman ang pasahero niyang si Marian Andres matapos nilang makabanggaan ang kasalubong na mixer truck. Sa tindi ng impact, halos humiwalay na ang sidecar sa motorsiklo. Kusa namang sumuko ang driver ng mixer truck na si Hernando Andres. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Mula sa mga patapong plastic bottle, nakagawa ng mga PPE o personal protective equipment ang isang kumpanya sa Bangkok, Thailand. At ang mga PPE pwede raw gamitin ng hanggang 20 beses. Nakatutok si Jamie Santos. Ang sabi nila, may pera sa basura. Ibahin nyo ang Bangkok, Thailand. Dahil doon, may PPE sa mga patapong plastic bottle. Pinipipi ang mga naipong plastic bottle. Pagkatapos, dinadala sa isang textile factory ng isang kumpanya para isailalim sa proseso na kung tawagin ay upcycling. Dito, i-convert ang mga plastic bottle para maging hibla. Pag pinagsama-sama ang mga hibla, magiging higanting plastic na tela. Yan na ang magiging pangunahing materyales ng personal protective equipment na water resistant. Noong isang taon pa raw nagsimulang gumawa ng PPE na yari sa plastic bottle ang kumpanya. 3 milyong yarda ng special fabric ang nagamit mula sa 18 milyong plastic bottles. Hindi lang once, twice o thrice pwedeng gamitin ang PPE. Reusable kasi ang upcycled PPE suit hanggang 20 beses. Pero siguraduhin lang na malalabhan ng maigi. Hitting two birds with one stone ang kanilang kampanya. Natugunan na kasi ang kakulangan sa PPE, naramedyohan pa ang problema sa basura. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Nag-share si Rita Daniela ng ilan niyang photos from her recent Siargao trip. Labis raw na na-enjoy ni Rita ang kanyang quick R&R sa isla. Bronze goddess rin si Rita sa ishinare niyang photos na kuha by the beach. Muli ring in-invite ni Rita ang kanyang followers na suportahan ang kanyang afternoon prime show na ang dalawang ikaw kasama si Ken Chan. Last 2 weeks na ng show at sabi ng stars nito, mapapakapit ang viewers sa tindi ng finale ng ang dalawang ikaw. Marami po ang naantig sa kwento ng isang bata at kanyang aso na nakuha ng natutulog sa isang footbridge sa Pasay. Nawalan daw na matutuluyan ang bata at ang kanyang ina. At ang kahirapan hindi po naging hadlang para alagaan niya ang aso. Nakatutok si Von Aquino.
Naantig ang puso ng mga netizen sa larawang ito na ipinost sa Facebook ni Jennifer Castro. Makikitang nakayakap ang aso sa kanyang batang amo habang natutulog sila sa footbridge sa EDSA Corner Taft Avenue, Pasay City. Lungkot kasi nandun sila sa initan, sa lansangan at kailangan nilang mamalimos. Masaya naman kasi ramdam na ramdam mo yung pagmamahal nila sa isa't isa bilang amo at isang alaga na minsan parang dinaig pa yung kamag-anak natin at kadugo. Yung tipong hindi kanya iiwan kahit saan. Umani ng 31,000 likes at 17,000 shares sa loob ng 5 araw ang post. Hindi ko rin naman po sila matulungan sa financial kasi isa rin po ako sa nawala ng trabaho ngayong pandemic. Kaya naisipan kong i-post nalang sa social media dahil sa pamamagitan nun baka po may makatulong po sa kanila. Hinanap namin sa footbridge ang bata. Dito nga namin siya natagpuan. Kwento ng 11 anyos na si Renzi Vedad, ang aso niyang si Princess, talagang nakasunod sa kanya saan man sila magpunta ng kanyang ina. Kasama rin nila itong natutulog sa bangketa. Nawalan daw kasi sila ng matutuluyan nang makulong ang kanyang ama at wala na silang maipambayad sa inuupahang bahay. Simula bata po kasi nasa akin na po to. Mabait po siya, hindi po siya nananakmal kahit buntis. Ang pagmamahal ng kanyang mga amo, sinusuklian naman daw ni Princess. Kung minsan, si Princess daw ang tagahatid nila ng pagkain sa isa't isa. Mula LRT hanggang dito, daladala niya yung pagkain. Minsan nakakatulong din siya kasi pag natutulog kami rito, pag alam niya may iba't tao, kinakulan niya. Hindi raw inakala ni Renzi na magva-viral ang litrato nila ng alagang si Princess. Nabuntis ngayon kaya mahilig daw magpakarga. Mainit po kasi yung semento niyon. Yung time na yon mainit po. Di ko pa alam na binidyuan na pala ako. Tutulog po kasi ako niyon eh. Tapos siya rin. Ito, nakawa po kasi yung pag nakakita ko ng mga pinapalo, tapos yung may mga galis. Yung nanay po nito kahit may galis, sinalikan ko. Kahit namamalimos sa footbridge habang nagbabarker naman ang kanyang ina, tinutuloy pa rin ni Renzi ang kanyang pag-aaral at nasa grade 6 na. Sana nga po matulungan ako. Magkaroon po kami ng bahay. Ang kahirapan, ibihad lang kay Renzi para alagaan ang kanyang asong si Princess. Batid daw niyang tulad nating mga tao, may pakiramdam ang mga aso na marunong magmahal at dapat ding mahalin. Von Aquino Nakatutok, 24 Oras. Time out muna sa dramahan ng Legal Wives star na si Bianca Umali. Suot ang white top at denim shorts. Dance moves ang iplinex ng aktres sa kanyang TikTok videos. Umani yan ng libu-libong likes. Para naman sa fans si Bianca, hindi daw dapat palampasin ang kanyang guesting sa The Bubay and Tekla Show tomorrow night. Maya-aminin daw siya sa isa sa mga segment, sa sabak sa comedy at maging sa biritan, kasama ang kapuso si Kapuso OST Princess Hannah Priscilla. May special treat ang BTS at Coldplay frontman na si Chris Martin. Ang Twice naman may pasilip sa kanilang unang English single. Narito ang chika. Get the feels with Twice sa pasilip sa kanilang first full English single na The Feels. Bukod sa spoiler video, naglabas din sila ng concept photo. Nakatakdang i-release ang single sa October 1. I'm so curious. We don't need permission to dance. Special ang upcoming episode ng YouTube's Released sa pagsasama ng BTS at ng Coldplay frontman na si Chris Martin. Pag-uusapan nila ang positive vibe na hatid ng Permission to Dance Challenge. Ilalabas din doon ang compilation ng shorts na galing sa fans sa iba't ibang panig ng mundo. Mula nang mag-perform ang BTS ng cover ng kanta ng Coldplay na Fix You, may lumabas na usap-usapan ng collab ng dalawang musical superstars. Full of energy naman ang bagong music video ng Astro para sa kanta nilang Alive. Sa naturang video, napansin ng ilang fans ang tila eyebrow piercing ng miyembro nitong si Cha Yoon Woo. B2B is finally back with a special album. Ang kanilang title track na Outsider may mahigit 11 million views na sa YouTube.
Sa pamamagitan ng kantang ito, gusto raw hikayatin ng grupo ang mga taong maging totoo sa kanilang sarili at huwag sukuan ang problema. And that's my Chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Laugh trip po ang hatid sa netizens ng kakulitan ng mga alagang pusa ng isang fur dad. Ang cat squad na tinawag na The Unstoppables. Iba-iba raw ang katangian. Yan ang usapang pet si Juan Aquino. Meet The Unstoppables. Ang apat na pusang ito, napaka-cute and adorable. Sa picture pa lang, mukhang kita na kung sino ang pinakamakulit. Meet the queens of the group, sina Kenna at Frida. Pagdating sa TikTok, si Frida raw ang magaling mag-memorize sa grupo. Si Freddy naman ang chinito boy ng grupo. Nakiki-TikTok din pero nagiging antukin. Si Kelvis naman ang pinakamalambing. Katabi pa ng kanyang fur dad sa pagtulog. Pagdating sa grooming time, behave naman sila. Pero si Kelvis, minsan umaalma. Si Keanu naman ang matapang sa grupo. Mahilig din daw mag-TikTok pero kapag nainis, parang nagbabagang uling daw, sabi ng kanyang fur dad. Pero ibahin niyo si Kelsey, siya raw ang nakakatakot biruin. Okay naman si Kelsey kapag nagti-TikTok. Pero kapag kasama na sa Groofy, haya ng resulta. Unstoppable nga lalo na sa kakulitan. Von Aquino nakatutok, 24 oras. Ang cute naman. At mga kapuso, yan po ang mabalita ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si PR Canghel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang tinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami, 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.